Ito ngayon ang narrative na ito mga taga-suporta ni Digong at ni Sara Duterte. Takot daw na ipa-impeach ni PBBM si Sara Duterte. Matatandaan na mukhang nanawagan. Nanawagan po ang ating Pangulo na itigil na ang posibleng impeachment nga nagawin ng Kamara laban kay Sara Duterte. Yan po ang panawagan ni PBBM. Pero yun nga, balikan lang natin. Takot nga ba? Bakit kaya? Bakit kaya nasabi ng mga diehard na takot? Pero eto ngayon ang sagot ng mga loyalista. Abay, maganda to. Kasi ang sabi niya, sabi nila, sa gitna ng mga hamon, sa gitna ng mga bangayan, actually wala naman talagang bangayan eh, nanggugulo lang talaga etong mga Duterte. Kita niyo naman, di ba? Hindi naman ito bangayan. Wala naman talagang away between the administration at syempre nga ang kampo ng mga Duterte. Ang nangyayari, sadya lamang na gustong guluhin na itong mga Duterte ang administrasyon ni PBBM. Yun naman yun eh. So eto ngayon, bilang daw leader na nanatiling inspirasyon etong si PBBM. Dahil, yun nga, ayaw ipa-impeach. Inuuna pa ang kapakanan ng bayan kesa daw sa pamumulitika. Panis! Talo na naman ang mga Duterte na ito. Kasi napakaganda nga naman, di ba? Yung move niya na huwag niyong ipa-impeach, abay, magandang ano yan ha? Magandang hakbang yan. Positibo yan sa mga kababayan natin. Talagang iisipin na, aba, ang inuuna ni PBBM ay ang trabaho at hindi ang pamumulitika. Yari! Lagapak na naman po ang mga Duterte. Pero ito ang sinabi ni PBBM. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lives of our Filipinos or our kababayans. Yan. Maganda, no? Maganda itong tinura na ito. Pero sabihin na natin na ito talaga ay pagandahan ng pwedeng masabi, ng pwedeng or statement na sabihin para maganda ang impression ng publiko. So panalo talaga dito si Marcos Jr., si PBBM. 'Di ba? Ito yung mas malinaw. Oh. Hindi dapat magpadala ang administrasyon sa mga political na distraction. Oh, ikaw Sara Duterte ang namumulitika. Ang kampo mo ang matagal nang namumulitika. Ikaw ang distraction ng ating bansa. Sa halip, binigyan din niya na ang pangunahing layunin ng gobyerno ay ang pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pamumuno, ipinapakita ng Pangulo ang kanyang dedikasyon sa progreso at pagkakaisa ng bansa. Oo, maganda yan, yung pagkakaisa. Pero kung ayaw na kasing makaisa na itong mga ulupong ni Digong, ulupong ng mga Duterte, lumayas kayo sa bansa natin.